I-share ko po sa inyo ang paraan ng paggawa ng hot sauce dahil ito po ang gagamitin nating sausawan ng ating relleno. Sa pinakamadaling paraan ay lutuin po natin. Ito po ang dinideliver namin. Kailangan po natin dito ng 5 sili, 1 cup na tubig, ketchup, asin, suka, at magic sarap. Hiwain po natin ang sili sa maliliit. Ilagay po natin sa strainer. Ilagay po natin ang 1 cup na tubig. At sasalain po natin habang pinipiga natin ito para makuha natin ang kanyang anghang. Pagkatapos po, lagyan po natin ng 1 kurot na asin, 4 na kutsarang suka, 1 1/2 kutsarang ketchup, 1 1/2 kutsarang harina. Kailangan po natin siyang haluin ng halong-halo bago po natin siya isalang. Lagyan po natin siya ng konting magic sarap. Yan, luto na po. Nakatipid po tayo dahil meron na po tayong hot and spicy sauce para sa ating relleno. At gawin na po natin ang relleno. Sa palengke po, nakabili ako ng 2 kilong bangus. Ayan. Pinagawa ko na po sa kanila, sasabihin nyo lang po, rellenohin na nila. Inugasan ko at inasnan ko, tinoyuan ko. At isasalang po natin ito. Huwag na po tayong maglagay ng tubig dahil magtutubig po ito. Pag po ito'y naluto na, hihimayin po natin ito. Ayan, malamig na po. Pag hinimay, tatanggalin lang po natin ang lahat ng tinik. Kukunin natin ang laman niya, pagtsagaan lang po natin. At ayan na po siya. Malinis na siya, wala na po siyang tinik. Kailangan po natin dito yan ng bangos, 1/2 kilong giniling, bell pepper, sibuyas, bawang, pickles, carrots, kinchay, magic sarap, oyster sauce, meron po tayong nor seasoning, 2 itlog, toyo. Yan po, maglagay na tayo ng mantika, bawang, sibuyas. Lagay po natin ng giniling. Atin pong lutuin ang giniling. Pagluto na po, ilagay natin ang carrot. Ilagay natin ang laman ng bangus, ang bell pepper, ang kinchay, ang pickles, tuloy-tuloy na po yan, ang magic sarap, ang toyo. Yan, halo-halo lang po hanggang siya'y maluto. Lagyan po natin ang oyster sauce. At ang 1 kutsara na durog na paminta. Haluin lang po natin hanggang siya'y maluto. Taktakan po natin ng nor seasoning. Lagyan po uli natin ng 1 pang oyster sauce kasi tinikman ko matabang po. Yan. Hayaan natin siyang maluto. At pagluto na po siya, i-stay muna natin siya hanggang sa lumamig. Paglamig po, ilagay natin ang harina, ang itlog. 1 kutsarang harina lang po yun. At saka natin haluin. Siya po yung magbabind, ang itlog po at ang harina ang magbabind sa kanya. At ilagay na po natin siya sa loob ng bangus. Yan. Pag nalagay nyo na po sa loob ng bangus, lalagyan nyo lang po siya ng maraming harina para po pagka pinrito ay hindi po siya masira. Yan. Piprito lang po natin dahil ang loob po niya na iluto na, halos labas na lang po ang ating lulutuin. Ayan na. Ang ating masarap na relleno. Ayan na po, naluto na natin ang ating relleno na masarap. Kain na with hot sauce. Pagpapala po ay sa inyo. Amen.
At ayun po, nakita nyo paano niluto ang relleno. Masarap kainin to. Medyo mabosisi lang gawin. Pero masarap to. Panghandaan to eh. At nakita nyo rin kung paano ginawa ang hot sauce. Simple lang namin ginawa. Hindi na kayo bibili. Meron na kayong ingredient pang hot sauce. Ganito yung binibenta namin sa palengke ng araw eh. Ayun, ginagawa na namin para malaman nyo. Bago po ako magsimula, manalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat sa mga biyayang aking tatanggapin mula sa iyong kabutihan. Sa tangang pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Special shoutout pala kay Madam Josefina Angeles. Birthday po niya kahapon, February 26. Salamat Madam sa pag-extend po ng iyong pagmamahal. Galing kay Kabisik. Ang nga sa amin. Salamat Madam Josefina Angeles. Happy birthday. At ito po, tim-tim lang ako. Para malaman nyo kung gano'ng kasarap yung niluto namin. At ito nga na aking kakainin. Sambuto. Sarap to kablaki. Bago po ako kumain, nagugas na po. Malinis na malinis na. First bite po para sa atin mga kablaki. Sarap to, bray. Sarap yung... Hot sauce ah. Talagang hot. Masarap ka, Blaki. Sarap ng pagkakadali. Masarap sarap to. Pangandaan. At hot sauce. And remember, love is not what you said. It is what you done. Sa Tagalog, pakita natin ang ating pagmamahal. Huwag lang puro salita. Gawin natin sa gawa. Peace out.